na. Yung gagawin tayo, itong Sony. Ang sira nito ay yan, oh. Nagdodoble siya. Tapos, nagki-flicker. So, double image sa ka-flicker ang problema ng Sony na ito. Yan. So, yung mga ganitong sira, minsan nagagawa, minsan naman hindi. So, buo pa yung baba niya, oh. Buo yung baba niya dito. Pero pagdating dito sa taas, pataas, sira. So, pag ganito sira, minsan, hindi na talaga nagagawa. Try natin mag-cutting kung makukuha natin yung problema dito. Pero, sa tingin ko, nagno-normal pa naman siya. Nagno-normal pa naman yung taas. Parang hindi na rin nagno-normal yung taas natin. Hindi na nagno-normal, no? So may guwit pa rin siya. Pero itong baba ay okay pa. So try na lang natin kung makuha sa cutting ito. Sony. Ayan, Sony 32 inches. Ito yung model niya. 32. Ayan. Ito naman yung kanyang board. So ganito yung board na gamit. Pahaba. Tapos ang problema ay ganyan. Flicker. So try natin kung kaya natin gawa ng paraan ito. Pag ganito kasi sira, medyo malabo na. Flicker. Medyo mahirap ang flicker nito kasi malaki na yung pinaka-flicker niya. Pero try lang natin mag-cutting kung makuha sa cutting ito. Yan naman yung kanyang top board. Yan yung top board niya. Okay, so yan yung mga signal na kailangan natin tingnan. Kailangan natin i-cut yung signal dito. Ito, 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 saka ito, saka ito. So yung signal na yan ay naka-indicate naman dito yung data niyan. Ito. Yan, CKB2, CKB2. Tapos CKB1, CKB B1. Tapos ito naman CKB2, CKB B2. Yun, okay? So nakakalito. Yan. So itong circuit na to, isa, dalawa, tatlo, apat. So apat 'yan ay pumasok 'yan dito. Yan. So pag gumamit kayo ng tester, pag nag-buzzer kayo niyan, nagba-buzzer kayo, yan. So, tutukan natin si CKB1. Si CKB1 muna. Tingnan natin kung saan dito si CKB1. Yun. So, ito si CKB1. Sunod natin si CKB2. Si CKB2 ay ito naman. So, napagitnaan nila. Si CKB2. Ito. Yun. Tapos, si CKB2 ay ito. So, yan. So, itong dalawang to, si CKB2, si CKB2, si CKB1, si CKB1. Okay, so, pagitan sila. Yan. So, gagawin natin dyan ay try natin i-cut tong apat, anim na pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Try natin i-cut yung anim na pin, titingnan natin kung may pagbabago. So, pag may pagbabago yan, adjust na lang tayo kung saan siya titino. Okay? Kung pag-cut natin ng anim dito tapos walang nangyari sa screen, lilipat tayo sa kabila. So, ganun lang ang setup ng cutting. Para lang matrace natin kung saang side ang may problema. So, kailangan pag nag-cut kayo rito ay hindi masyado malaki yung cutting. Para pag oras na ibabalik nyo ay hindi siya mahirap ibalik. Kasi pag malaki yung cutting yan tapos gusto mo siya ibalik, nako, ang hirap na ibalik.
dahil medyo mapino yung pin. Pero ito medyo magaspang ang pin nito. Isa, dalawa, tlo, ito, anim na to. So sana may pagbabago to pag nakat natin yung anim na ito. Okay. Tingnan natin kung magbabasser. CKB 1 run, may run. Okay, putol na. Ito, mayroon pa oh. Daanan ulit natin ng isa pa. Yun, ayun, putol na talaga. Yun, so putol na siya. Okay. So hindi siya nadali doon sa una nating tira. Sa pangalawa, doon siya naputol talaga. Yun, okay na. So try natin to kung may pagbabago ito. Try natin yung ganitong cutting. Natin kung may pagbabago sa screen. Ayun. So, may pagbabago siya. Oh. Kuminis. Yun. Isang tira lang siya doon sa side na yun. Yun, oh. Kuminis siya. Kita ba? Yan, oh. No signal niya. Kinis na. So, yung apat na yun ang natanggal. Ah, yung apat na signal ang tinanggal natin. Tapos, normal na siya. Yan. So, okay. Okay. Malinis. Walang hairlines. Yun, no? So, malinis siya. Walang hairlines. Yan. Pati sa taas ay okay rin. Wala ding tama yung salamin dito. So, napagana pa natin siya. Obserbahan na lang natin. Yan. Pero ito, medyo curve na yung kanto dito. Okay? So, nadali yun. Isang cutting sa side na yun. Doon pala ang problema niya. So, natumbok natin kagad. Hindi na tayo umabot doon sa kabilang cutting. So, gagawin natin ay experimentuhan natin to. 1K na resistor yung kinat natin na CKB. Okay? So, try natin kung may pagbabago pag nilagyan natin ng 1K resistor yung circuit na yon. Kasi kadalasan yung ganitong problema ay pumabalik. Nagloloko talaga siya. Pero try natin pag nilagyan natin ng 1K resistor yung pinat natin na circuit kung ito'y tatagal, kung ito'y hahaba ang buhay. Kasi nga, yung salamin nito ay damage na rin. So try natin kung hahaba ang buhay pag nilagyan natin ng 1K resistor ito. Okay? So gagawin natin, medyo lakihan na natin yung hiwa para hindi magdikit yung ating panghinang. So sasalubungin natin yung hiwa niya sa taas para lumaki na yung gatla niya. Total sure ball naman tayo na dito yung problema niya. Yan. So, yan o. Oh, malaki na yung hiwa niya.
1, 2, 3, 4. So, apat na signal. So, ito, pagsamahin natin yung apat na to. Pagsamahin natin yung anim na pin. Lagyan natin ng times 1K resistor. Okay, so yan na. Lalagyan natin ng resistor na 1K para hindi para safe yung circuit natin sa kabila sa tinanggalan natin ng supply. So medyo mahirap ito hinangan. Ito yung pinaka minsan kasi kumakapit din sa kabila yan. Yan. So mahirap talaga siya. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, 6 yun. Tapos, maglalagay tayo ng resistor to ground. Hahanap tayo ng grounding. So, magbabuzzer lang tayo ulit. Hahanap tayo ng grounding. Okay. So ito mayroon dito, oh. 'Yon. Okay. So pwede na diyan. Pag ganito. Okay.
nakatap na yung 1K natin. So yung isa, so ingat-ingat kayo pag ganito ang ginagawa. Okay, so ingat-ingat pag nagja-jumper tayo or nagkakabit ng resistor, kasi ito pag nagkamali ka ng kabit rito at may sama ka ron na circuit doon sa taas, nako, yari pa yung ginagawa natin. Kaya ingat-ingat kayo, dapat pag nag-check kayo, pag nag-test kayo, talagang double check nyo kung walang short. Kasi pag may short yan, pwedeng sirain niya yung ating sirkuito, ating supply doon sa DC to DC niya or sa level shifter niya. Dapat walang short yan. Kagaya nito, okay na. Walang short, oh. Yan. So, okay na yan. Okay. So, wala din short sa kabila. Okay na, 1K to ground. Okay, so try natin kung okay pa rin yung unit natin. So sa pagja-jumper, ingat-ingat lang kayo sa pagja-jumper nito. Yung maglalagay ka ng resistor, medyo mahirap ng ganitong setup kasi pwedeng magkadikit yung hinang ulit. So medyo iwasan nyo yung mag-short yung circuit, dahil pag nag-short yan, nako, baka hindi na magawa yung unit, sayang. So ito, try natin kung okay pa rin siya pag naglagay ng resistor. Yan o, gumagana pa rin siya, makinis na yung screen natin, wala naman siyang guhit-guhit. So, okay na to. Sasarado lang natin, tapos testing ulit natin mamaya. Okay, so ito na. Testing na natin. Final test natin sa Sony na cutting method. Tapos, kinonvert natin sa 1K resistor yung papunta sa panel. So, nag-cut tayo, tapos naglagay tayo ng resistor. Okay, testing natin to. Ayan, saksak lang. Ayan, nag-power on na siya. So lumabas na yung Sony. At yan na, may picture na siya. So okay na. So nakuha pa naman sa cutting at na-remedyuan pa yung kanyang problema sa screen. So pwede pa ito. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat sa suporta nyo sa channel ko. Sa susunod ulit natin na video, ikot lang. Hindi, ayaw lang sa dulo. Ano yun? Nawala.